let us put ourselves in the presence of the Lord. Most loving Father, we thank you for the gift of this new day. Please help us to use it for your honor and glory. By your grace, may all our thoughts, words, and actions be pleasing in your sight. In your great kindness, preserve us this day without sin and protect us and our family from any harm and sickness. We ask these blessings in your most holy name. Amen. Amen. Thank you, Jairus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. All right, good afternoon po everyone. Please turn on your video po. Thank you. All right. So this is what we're going to do now. We will continue the lesson po. Ayan, so Gwen is secretary, who is the secretary? Mara, you're checking the attendance, no? Yes po. Thank you. Okay. Okay, sino pang wala natin? Nandito na si Gwen. Okay. So again, let's continue with our lesson. So this would be the last lesson that we're going to have for ELLIPSE. And then after that, tomorrow we'll have the hyperbola so that we could start with linear equations or systems of linear equations. All right? So ayan. Let me share you my screen so that we could start. Wait lang. Nasaan na ba ako? Malayo na tayo. Ito. Ay. Ito po. Okay. Ayan. So can you see the screen? Now this time, last time what we had is the equation of the ELLIPSE wherein the center is at the origin. So this time, we'll have the equation of the ELLIPSE wherein the center is at HK, right? So just the same, okay? So just the same po, if this is my major axis, all right? If this is my major axis po, okay? So that would be the value of your A, opo, yan no? So notice that the center is at HK because it's not on the origin. So ganun din, ito yung minor mo. Okay? And then ganun din kapag the graph, if the major axis is parallel to the X axis, then this is your A, your major axis, no? But if your graph is parallel to the Y axis, or your major axis would be this. Okay? So actually, para hindi ka na ano, okay, so both A, no, A and B would be your, the A would always be our major axis and the B will always be your minor axis, okay? So therefore, what would be your equation? X minus H squared over A squared plus Y minus K squared over B squared is equal to 1, where A is greater than 0, and B is greater than 0. Meaning, kapag ka may minus ganito na tayo, H and minus ganito, that means that the center is not at the origin anymore. Alright, so let me illustrate this using GeoGebra because later you will be having your activity, no, using GeoGebra. Okay, stop ko muna sharing ha. I'll share the GeoGebra kasi hindi siya ubra kapag dinerecho ko siya doon eh. All right, so ito. Okay, suppose that this one is my equation. What? Ito. Okay, ayan. Oh, makinig mabuti ha. Nakikita na po ba yung GeoGebra ni ma'am? All right.
Listen carefully. Now, in this example, I will be the one to make my center or my equation. Okay? So meaning, from my equation, I already indicated my center, which is located at 4. Ano to? Magiging negative to, di ba? Tama? Negative 4 and negative 3. Correct? Oh, so that would be my equation, no? So, let's say that this is my equation. Asan yung aking parabola? Ah, sorry. Wala palang object. Ayan. Okay. Naka-vertical siya. So, meaning it's parallel to my y-axis. And notice that the equation here, guys, oh, the equation, oh, the A is greater than the B. Or the A squared is greater than the B squared. So, therefore, the y-axis is my graph is parallel to my x-axis, or my major axis is parallel to my y-axis. I'm sorry. Okay? Oh, so, dahil lang center ko is located at negative 4 and negative 3, I will locate my center. So, it's at point negative 4 and negative 3. So, ayun. Using my point. So, that's my center. Now, suppose I will be making my ano tawag dito? Foci. No? So, ako na lang din ang maglalagay ng foci ko. So, let's say for example, I want to place my foci from here. So, pwede ako maglagay dito, pwede rin ako maglagay doon. Diba? O, suppose nilagay ko siya dito. Ayan. It's 2 units away from the center. And here, 2 units away from the center. Ayan po. So, that's my value of C, di ba? So, rename ko to ha. Palitan natin yung settings niya. So, let's say gagawin ko siyang foci 1 or F1. And its color is red. Ayan. While the other one, ito namang isa. Alright, right click, settings. And then, this is my foci 2 or F2. And then, I will change its color to red na rin. Oh, para alam ko ang foci ko yung dalawang yan. Alright? Now, from there, remember, naalala nyo po, yung if I have a point, suppose I make a point from here. Ano, naglagay ako ng point on my, what do you call this? Para ellipse, sorry. Ayan, so naglagay ako ng point doon. Now, remember that the distance from this, let's say this is the line segment, kunin natin ha. Naalala nyo the definition of ellipse that if this line segment, the line segment F1 or foci 1 to B plus the foci 2 to B. No, pag inad ko yan, pag inad ko siya, kahit saan mapunta yung D ko, tama ba ko? Kahit saan mapunta to, their values will still be the same. Tama? Halimbawa, napunta si B dito. O, yung distance nito, F1 to B plus F1 to B or F2 to B is the same as this. Diba? Itong distance na to hanggang dyan, naalala niyo yung definition? Okay. So, ngayon, gusto ko itong GeoGebra ang magti-trace ng aking ellipse, no, while moving the B, all right, the B point, gusto ko siya ang mag-trace. Okay, how will I do that? You go to equation, all right, yung equation nyo, class, and then right click nyo 'yan, and then tanggalin nyo yung show object, dapat wala 'yan. Okay? Ayan, no. Dapat hindi siya naka-check. Yung show object, show label, show trace, dapat lahat siya walang check. Para mawala yung graph. Okay, so nawala si graph na. Now, dahil gusto kong si B ang iikot at magti-trace, I will go to B, which is the point on my ellipse. Click ko yan, right click. Then, show object. Wait lang ha. Show object, show label, show trace. O, yun. So, tatlo ang nakaklik.
On sila lahat, okay? Now, tignan nyo ang mangyayari. If I'll move this around, yan, siya ang mag-drawing ng inyong ellipse. Alright? Naintindihan po? Okay. Now, from, ito naman ang gagawin nyo. Okay, so kanina, tandaan nyo ha, kanina si mamang nagbigay ng equation, kayo, ako nagbigay ng equation, in-identify ko si center, pagkatapos, naglagay din ako ng focus ko or ng foci ko, no? Nilagay ko yan. Alright, akong bahala, akong may gusto. And then, naglagay din ako ng point ko saan? Sa ellipse ko. Alright? Tapos nag-trace ako. Naintindihan? Paano mag-trace? Tatanggalin po dito sa equation. Wala dapat lahat nakaklik dyan. Tapos yung point mo doon sa ellipse, dapat siya naman lahat ang may check. Para siya ang magdodraw. Okay? Nagets nyo ba? O kung gusto nyo, maglagay pa kayo ng lapis dyan. Eh. Tapos mag ano kayo ng image ng lapis, kunwari lapis siyang nagdo-drawing, walang problema yon. Para pag inikot yung lapis, o di go, nasa inyo yon, creativity nyo. Okay, so ganito po ang gagawin natin. Punta po kayo sa Google Classroom. Okay, o nakalagay doon, wait lang ha, share natin. Wait, stop ko lang sharing nito ha. Naintindihan ba yung ginawa ni ma'am? Alright, so balik tayo sa sharing. Punta tayo sa mini task natin, 2.0. Ayan. Punta kayo sa Google Classroom, guys. Asa na ba yun? Ayun, tama. Mini task. Nakita nyo na ba na sa Google Classroom? Okay, ito pong instruction. So, this is for 10 points. No, mini task lang naman to. So, ang title natin is Tracing Ellipse with Center at HK. So, kanina, si ma'am ang naglagay ng equation. Tama? Pero kayo, what I want you to do is to solve. So, magsasolve muna kayo sa papel. Alright? So, solve nyo muna to. Pero hindi nyo na kailangan siyang i... What do you call this? Hindi nyo na siya kailangang i-turn in. Ang ita-turn in nyo lang sa akin ay yung link ng inyong Google, ng inyong GeoGebra or Desmos. Ma'am, hindi po ako sanay sa GeoGebra. Sanay po ako sa Desmos. Eh, di go, gamitin mo yon. Walang problema. Okay. Basta i-share mo sa akin ang link. Okay, ano ang gagawin? Instruction number one. So, you are going to write the equation of the ellipse whose major axis is 6. So, major axis niya is 6. So, ilan ang A? Uy! 3 po. Yeah, 3. Okay, o yan, 3. Tama. Alright. So, 3 yun, no? So, ibig sabihin, ganun kahaba yung ano mo. Pero, sabi niya, and it's vertical. Vertical daw yung iyong ellipse. And with the center located at 1, 3. O siya, no, may idea na kayo kung nasaan ang center nyo at gaano kahaba yung ellipse nyo, may A na kayo. Now, the distance of a point from the center is according to your desire. So ano yon? Ano yung distance from the center? Point of distance of a point to a center. Ano yung sinasabi kong point na yon? Ano yung distance na yon? Value ng... Uy, sabi niya, the distance of the point from the center is according to your desire. O, bahala kayo kung anong, ano no, ang layo or ang distance. Pero ano yung distance na sinasabi ko na yon? Vertex? Hindi. From the center. It should be your foci. Yan. Foci. So, foci po yun. Kayo po ang bahalang maglalagay ng foci nyo. So, halimbawa, you decided that the foci would be 2 units away from the center or 1 unit away from the center, depending on your graph. Okay? So, imagine nyo muna kung gaano siya kalayo, kung ilang units back. Pwede bang 3? Pwede bang 2? Pwede bang 1? Kung 3, hindi pwede. Kung 2, pwede ba? Kung 1, pwede ba?
O depende, di ba? So, kayong bahalang maglalagay ng focal nyo. O so, dahil may focal na kayo, then you can have your value of C. O sino na lang isasolve nyo? Sino na lang? Si B na lang, di ba? Si B na lang ang isasolve natin. So, isasolve natin si B. Ayan. So, pagka meron na tayong equation, ipapasok natin ngayon sa GeoGebra. Okay? Pag may pasok natin sa GeoGebra, now, you gawin niyo yung ginawa ko kanina. Trace your ellipse in GeoGebra. So, ibig sabihin, kung anong ginawa ko kanina, gagawin niyo po yon. And then, label your vertices, your center, and your foci. And then, ito pa. What? There's more. Show that the sum of the distance from foci and a point on ellipse is constant using the distance tool. Ito po yon. Can I stop sharing muna to? Ulit ko ha. Share ko yung GeoGebra ulit. Asan na ba yun? Ay, wait. Okay, ito po. Ayan. Okay. So, di ba, ako ang gumawa nito. Kayo, bago kayo mag-type dito, may isosolve muna kayo, yung number one. So, kayong maglalagay ng focus nyo or foci nyo. Alright? Kayong bahala dyan. Kasi according to your desire eh, depende, syempre, alangan lang ilagay ko dun yung foci ko, hindi pwede yon dahil yun ay vertices na, right? Oh, so, kayong bahala. Tapos, pagka nagawa nyo na equation, ititrace nyo katulad ng ginawa natin dito kanina. Yan, tracing. Alright? Tapos, you can find the distance. Diba sabi ko sa inyo kanina, mag-annotate muna si ma'am ha? Diba sabi ko sa inyo kanina, kung yung F na yan, or yung distance from F1, diba? According to the definition, alright, according to the definition that F1B plus F2 or foci 2B is equal to a certain number. Diba? Pero, pag inikot ko yan, halimbawa, may point ako to. Tung point na to, yan yung, nandyan yan ah. Pag nilipat ko yan dito, ibig sabihin, pareho pa rin sila ng distance. Now, gusto ko makita sa number 4, gusto ko makita dito na habang umiikot yan, kahit na nagpapalit yung F and G ko, makikita ko na constant yung number niya na hindi nagbabago. Yung sum nitong dalawa. Hindi nagbabago to. Etong point, eto, to, hindi yan nagbabago. Okay? Gusto ko yung makita dito sa equation nyo. That the sum here will not change. Now, where can you find the distance tool? It's here. May distance tool dito. Ito, oh. Ito, ayan, oh, distance. Okay, nandyan sa may angle tool. Alright? So, you can, how can you find distance? You just click here and click there. And that will give you the distance already. Okay po? Hello? Sige. Para habang iniikot nyo siya, magbabago yung distance niya. Nakikita natin na nag-change yung distance kasabay nito. Alright? O, sige po. Start working now. Pag may tanong, please tell me. Sige, start working na kayo. You may use, kung hindi kayo sanay sa GeoGebra, you may use Desmos. Kasi yung iba Desmos ang ginagamit nila. Okay lang yon. Go ahead. Malinaw ang instruction po ni ma'am.
Check ko, wait lang. Please, link ang ipapasa po ha, link. Do not send JPEG po. Wow. Let's do this here. Yeah. Pero you have distance. Hindi. Link mo ang ipasa. Link po ang ipapasa. Link. Hayaan lang siya. Ako na kapag click ko yun, dapat mag-ano siya. Naka-play yata eh, kaya nag-ano siya. Naka-play nga. Saan si Margarito? Thank you.
Connect lang. Connect lang using tool. Okay, so sige, those time na kasi, anong oras na ba? Margarita. Mara, sinong absent natin na? Si Leo po, Leo Mendoza. Si Leo lang. O, sige. Opo. Sige lang, kung tapos na, you may leave. May mga nag-submit na eh. Yung iba naman, you still have 3 minutes or you would like to continue that na lang. Kasi tomorrow pa naman ang inyong ano submission. You want to continue that during your independent study? What? Oo, sige. Sige na, you can leave na pala. So si Leo lang ang absent natin, no? Okay. O, sige na po. Bye-bye. I'll see you tomorrow. I-submit ha. Nandun na ang tawag dito? Due date. Kaya niya, madali lang naman yan eh. Okay po. Sige, bye-bye. I'll see you tomorrow.